like a Hellcat. Hi, I'm John from John TV Channel. So welcome to my channel, mga amigo. So ang gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng Lazada pouch. So ito siya. In-order ko siya nung Tuesday, dumating siya ng Friday. Ayan, well-packed naman yung items. Ito yung details niya. Ito yung Lazada na logo. Simple lang yung Lazada plastic pouch na tinisigla ng order natin. Ngayon, bubuksan na natin siya at check natin kung ayos ba yung items na in-order natin, kung wala bang sira. Kasi since dumating siya kanina lang, hindi ko siya natingnan. Tanghali siya dumating. So ngayon, bubuksan natin. Para mas madali, gagamit tayo ng gunting. So, huwag nyo lang sirain to. Just in case na may sira, yun yung gagamitin nyo pag i-return nyo siya through LBC. So, ito na, binubuksan na natin. So, after natin mabuksan, nagupit na natin, guys. Tanggalin na natin yung laman ng Lazada pouch. At ito yon. And then, ito yung pinaka-resibo nyo, guys. So, dinikit nila sa loob. So, ito yung kailangan talaga natin. Pag just in case lang naman na may damage tong order natin. Nakabalot na siya ng Lazada pouch and then binalot pa siya ng bubble wrap. So yan. Ang sarap niyang piritin ng ganyan. Design. Diba? Tanggalin na natin to. Ito talaga yung pinakaraming items. By the way, ang in-order ko pala sa Lazada is yung wasabi na dual LPE12 na battery for Canon M100 ko. May kasama siyang charger. Ang kagandahan na kasi nito, so bago ko siya binili pala, nanood muna ako ng mga reviews sa YouTube, mga international reviews, saka mga Pinoy reviews. So yung mga nakabili nito, so, nakita ko ayos naman, hindi doon sa international reviews nakita ko. Almost 1 year lang yung ginamit, okay pa naman daw yung items, wala naman daw malfunction nangyari. Hindi din nag-overheat. So okay naman daw, kaya na inganyo rin akong bumili nito. So marami, tatlo yung pinipipilian ko nitong brand eh. And mas mura nga yung iba, pero ito daw yung pinaka-the best. Base dun sa mga reviews na napanood ko, mga amigo. So ayan siya, ayan yung brand niya, Wasabi. Ang price nito dun sa Lazada is 1,390. Mayroon siyang delivery charge na 50. Tapos nakakuha ako ng free voucher na worth 50 pesos. So pag nag-order kayo sa Lazada, pag may makita kayo sa link sa baba na free voucher tapos may collect, ikukulot niya yun para makalist kayo doon sa total amount na babayaran niyo sa Lazada. Malaking tulong na rin yung 40 pesos na mababawas niyo. So ito yung pinakakarte niya. Maliit lang siya. Kalahating dangkal ko lang. So yan. Ganun lang siya kalaki. So akala ko sa doon sa nakita ko review, akala ko malaki yung box na sinisidla niya, pero sa personal maliit lang pala siya. So ganyan din sa kaliit. So ngayon bubuksan natin to para makita nyo rin. So talagang napakatibay ng karton, kaya alam mong hindi agad-agad masisira kung ano may yung laman nito dahil napakaganda ng pagka-pack niya. So ngayon bubuksan na natin. Mahirap siya buksan. So, medyo pakisoso lang tayo. Walang kung paano talaga siya buksan. Ito yung pinaginig ko lang ito. So, nabuksan na natin. At ito yung mga laman. Ito yung charger niya. Ito yung USB cord. Ito yung pinaka-charger niya, guys. Ayan. So, Wasabi power na charger. So, dual na po siya. Dual charger na po siya. Pwede ka mag-charge dito ng dalawang battery ng sabay. Ang nagustuhan ko lang talaga dito, guys, kasi pwede siyang i-charge dun sa power bank. Kung may mga power bank ka sa bahay, pwede niya siyang i-charge. So, unlike dun sa original na battery ng Canon, hindi siya pwede dito sa hindi siya pwede i-charge sa power bank dahil kailangan siya naka-plug talaga dun sa ano natin, sa mga outlet natin ng kuryente. And then ito na yung pinakadalawang pinaka-importante sa order natin. So ayan, so wala na naman yung karton. Ito yung pinaka battery talaga na in-order natin. So ito yung dalawa, gusto natin nun ang isa. So maliit lang siya. Kung
nakita na kayo ng karton ng Fosforo. So, ganyan na ganyan lang siya kalaki, yung karton. So, kulay white lang siya, wala siyang nakalagay. Buksan natin ito. Kunahin natin yung isa. Kilala natin kung gano'ng ka-monitora. So, yan. So, ito na yung battery. Nakalagay rin siya sa maliit na plastic. Tsaka ito yung sticks niya. 1,100 milliampere na yung capacity niya. So, mas malaki yung ampere niya kumpara dito sa original na battery ng Canon, which is nasa mga 700 plus or 800 plus milliampere lang yata yun. Pero ito nasa 1,100 milliampere na. So, mas malaki. Kung totoo man na matagal siyang malubat. So, mas matagal talaga siyang malubat kumpara dito. Kung pagbabasihan natin yung milliampere na nakalagay dito sa battery. So, pareho silang layout na battery. And then, wasabi lang yung ganito. So, ito yung isa. So, pareho lang sila ng bigat dun sa original na battery talaga. And ito yung pangalawang box. So, yan. Same pa rin yung balot niya, nakabalot sa plastic. At, so, yan yung specs niya, guys. Ito yung kabila. So, ganyan na sa kaliit. Pare-pareho lang talaga yung itsura niya dun sa original na battery ng Canon na nabili natin. Maganda yung pagka ng battery. Ayan. So, walang pagkakaiba dun sa original, kundi yung tatak lang dito. Hindi yung brand nyo lang pagkakaiba. So, sana okay siya gamitin. Ito yung itsura ng charger niya. Kasi ikakabit natin tong charger cord niya dito. Yung dalawang battery na ito, guys, dito may cell pack. So, ang kagandahan dito, kaya mong mag-charge ng dalawang battery nang sabay dito sa charger na to. Pwede mo siyang isaksak sa power bank kung mayroon kayong power bank. So, di ba, kung kahit saan na kayo magpunta, basta may power bank kayo, so pwede nyo lang gamitin. Unlike dun sa original na battery ng Canon, so kailangan nyo talaga maghanap ng kuryente para dun talaga tayo mag-charge sa mga ano. Hindi siya pwede sa power bank kasi. Ngayon, try natin itong i-charge dito sa ano. Tingnan natin kung gumagana siya. So, tara. So, ito na yung USB cord niya. Ito yung charger niya. At ito yung USB cable niya. Dahil wala siya ditong saksakan, guys. Ito lang kasi yung ano niya. So, kailangan maghanap ka ng ganito. Or yung charger ng cellphone niya pwede na. Basta pareho lang sila dito ng saksakan ng pareho lang sila nito. So, compatible sila. So, yung charge mo ito. Saksak natin sa dito. At ito na yung pinaka yan. Ngayon, talagay natin to para makita natin kung okay ba talaga siya. So, yan mga amigo, gumagana yung battery. Nakasaksak siya dahan sa saksakan natin. So, ito na siya. So, umiilaw siya ngayon ng pula. So, ibig sabihin, nagte-charge siya. Once na ma-pull na yung battery yung dalawa na yan, magiging green na tong ilaw dito. So, hindi na siya pula. So, yun yung palatandaan. So, yun yung kagandahan nito. So, kung wala naman kayong, kung nasa labas kayo, nag-travel kayo, so, kung wala kayong wakuna na pagsasaksakan, so, ito, kung mayroon kayong power bank, so, pwede nyo isaksak dito. So, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng ganito. Dahil ito lang siya, compatible na siya dito sa dalawang output na saksakan ng power bank. So, ito, dalawa na to. Pwede na siya dyan. So, mas maganda kung ang capacity ng power bank nyo is 15,000 milliampere or mas mataas pa dito. Mas maganda pag mga 20,000 milliampere kasi mas matagal talaga siya maubos. So, okay na siya. So, balik tayo. So, ang pangalan pala ng sealer natin is si One Gadget yung inorderan natin. Mas, hindi ko pa talaga alam kung okay ba talaga yung battery na to. Kung smooth ba siya gamitin. Basta, try lang natin to kung maayos ba talaga. So, hindi pa ako makapagbigay sa inyo ngayon ng pulidong payo na bilhin to dahil hindi ko pa talaga sinasubukan. So, first time ko pa siyang subukan. So, I think bukas kagamitin ko na siya. So, ngayon, ipo-full charge ko siya. Tingnan ko kung ilang oras mag-full charge to. Pero pareho lang sila ng bigat dun sa original talaga na battery. So, ito na yung kasama natin sa mga lakad natin lagi. Kasi yung original na battery ng Canon na to, kung tuloy-tuloy kang magagawa ng video, so hindi siya abot ng isang oras, madali siyang malubat. So,
kaya nagtitipid ka sa mga shot na kukunan mo, sa mga videos na ikukunan mo. Tinitipid ko minsan dahil mas mabilis talaga siya talaga malubat. Kaya ngayon meron na tayo nito, mas matagal na tayong malubat mga videos, mas marami tayong videos na mga magawa. Sa mga gustong bumili nito, so yun, since based lang dito sa actual na nakikita ko sa product na binili natin sa Lazada, so ayos naman yung charger niya. Mukhang matibay, made in very hard plastic siya. So ito, so hindi siya basta-basang mabasag dahil napaka-tigas niya. Hard plastic yung ginamit ito. And then yung USB wire niya is matibay rin. And then makapal yung plastic na nakabalot dito. So yan, mukhang matibay naman talaga siya. So itong battery naman din, kung pagbabasihan natin. So matibay na matibay din siya guys. And then, ang ganda ng details ng paggagawa niya. So yan. Na parang original talaga, wala akong nakitang mga crack, wala akong nakitang mga yung hindi pantay. So pantay na pantay siya, napakinis ng gilid niya dito. At majority na sa good condition. At good condition yung battery na binilibre sa atin. So sana lang magtagal siya ng sana taon sa atin. So sa mga ganitong klaseng battery, payo ko lang din sa inyo pala. After nyo gamitin, huwag nyo kaya naka-insert pa rin siya dun sa mga camera nyo. Para iwas lang disgrasya. So tanggalin nyo lang to dun sa camera nyo. Kapag hindi niyo nagagamitin yung camera niyo, kaya nakapatay na yung camera niyo para wala lang siya, baka magkakaroon ng short-circuit. So yun lang yung payo ko. So sa mga nagbabalat ng ganito, ang price pala niya is 1,390 sa Lazada. And then nakakuha ako ng voucher na worth 50 pesos. So yung delivery charge niya dinagdag dun sa 1,390 na 50 pesos. So nabawasan siya ng voucher ko na free. So, yun, i-claim nyo yung voucher na nakalagay doon sa Lazada sa may baba lang na item. So, kung nakalagay kayong free doon na voucher, i-collect nyo na and then para ma-deduct doon sa total amount kung ano mang gusto nyo orderin sa Lazada. So, salamat pala sa One Gadget na i-orderan ko nitong Wasabi Battery. So, ayan guys, dalawa na to for only 1,390. May kasama pang charger. Pwede pa sa isaksak sa power bank. So by the way, i-try muna natin itong isaksak dito sa M100 kung gumagana pa talaga. So yun mga amigo, ito yung Canon M100 natin. Tanggalin lang natin yung original battery niya para i-try natin itong Wasabi battery kung gumagana ba talaga siya or fit na fit ba talaga siya dito. So yan. Ito yung original battery niya. Ayan, so both side from dito sa kabila and then dito matibay talaga siya guys. So ayan, same size lang din sila. So brand lang talaga yung pagkakaiba. Ayan, and then ito din kabila. So sa thickness naman paring-pareho lang talaga siya. So ayan, wala siyang pagkakaiba. So ngayon try natin itong Wasabi battery. Insert natin dito. Tingnan natin kung gumagana ba siya ng maayos. So ito na, saktak natin dito. Yan, tamang tama lang talaga guys. So kala ko nagkamali ako ng order pero tamang tama lang. So yan, buksan natin. So yan, gumagana. Wow. So gumagana ng maayos guys yung camera natin sa Wasabi na battery. So ayan, tangkol at napakasaya ako dahil hindi sira yung in-order natin. At maraming salamat dun sa One Gadget na sealer na napag-orderan natin dahil ang ganda ng battery na binigay niya sa atin. So ngayon, dahil may isa pa, try natin yung isa kung okay rin ba, kung gumagana rin ba. So tanggalin natin ulit yung isa. Try din natin kung gumagana rin ba siya. Ayos. So, ayos mga amigo, gumagana lahat ng battery, yung dalawang battery na in-order natin sa Lazada for only 1,390. So, I think okay naman siya, wala, hindi naman siya nag-uupo. So, I think fully charged pa siya. So, sana sa mga gusto mag-order ng battery na to, so, manood muna kayo ng review sa YouTube. Para makapili kayo ng swak na battery para sa inyo. Pero doon sa base sa panapanood ko, ito yung pinakadabis na battery ng third party. Marami akong napanood na reviews tungkol dito. At yun nga, kaya ito yung napili ko kasi ito yung pinakadabis doon sa mga
brand ng third party batteries na napanood ko sa YouTube. Kaya dito ako nagbabase. And then marami na rin Pilipino na mga vlogger or photographer na gumagamit ng ganitong battery bilang backup battery nila nung pag nag-shoot sila ng mga videos or mga pictures. So ito yung gamit nila at okay naman dahil. So sana nakatulong sa inyo itong videos na to na makapag-decide kayo kung gusto nyo bumili ng backup battery dun sa mga DSLR camera nyo or sa mga mirrorless camera nyo tulad ng gamit ko. So ayan guys, hanggang dito na lang at balitaan ko na lang kayo sa mga susunod nating vlog kung okay talaga siya, kung madaling malubat or hindi siya namamatay bigla. So ayun, mag-a-update tayo nito after 6 months kung kumusta na ba talaga yung status niya. So hanggang dito na lang mga amigo. So peace, bye. We mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they